Paano sinet up ni Bob Arum si Manny Pacquiao upang tuluyan ang nawala sa boxing? July 2, 2017 sa Suncorp Stadium, Brisbane, Australia, ginanap ang laban ng Manny Pacquiao vs. Jeff Horn na parehong fighter ng Top Rank Promotions sa panahong iyan. Laking gulat ng mga fans kung bakit sa dinami-daming mabibigat na pangalan sa welterweight kagaya ni Kell Brook, Lamont Peterson, Sean Porter, Keith Thurman at iba pa ay pinili ng Top Rank Promotions na ilaban si Manny Pacquiao sa isang fighter na hindi naman kilala sa mundo ng boxing. At ang isang nakakagulat pa ay gaganapin ang laban sa Australia na balwarte mismo ni Jeff Horn. Medyo nangangamoy usok na ang storyang ito sa simula pa lang. Dahil bakit mo naman ilalaban ang pinakamagaling mong boxer sa mismong balwarte ng kalaban kung ikaw ang promoter? Alam naman natin na kapag dikit ang laban, palaging nananalo ang hometown boxer kung pagbabasihan natin ang history o kahit hindi naman dikit kung minsan. Pero dahil sobrang bait nitong ating pambansang kamaong, Manny Pacquiao, ay pumayag ito sa gustong mangyari ni Bob Arum. Pero bago ako magpatuloy, hinihikayat ko po kayong pindutin ang subscribe at bell button sa aming channel upang maging updated kayo sa aming mga usapan. At naglaban na nga sila. Si Jeff Horn na isang boxer galing Australia ay naging isang MMA fighter sa loob ng ring. Tinutulak at sinisiko niya si Manny Pacquiao ng paulit-ulit. Iniipit pa niya ang leeg ni Manny Pacquiao pero ang mas nakakagulat pa ay parang okay lang sa referee ang lahat ng nangyayari. Wala man lang warning. Isa din sa mga hindi dapat gawin sa loob ng boxing ring ay iyong ipapasok mo ang ulo mo sa mukha ng kalaban na siyang dahilan naman upang pumutok ang mukha ng kawawang mandirigma ng Pilipinas. Pero hindi mo maaaring maliitin ang puso ng isang mandirigmang Pinoy. Kahit pa sa mga maduming taktika ni Jeff Horn ay halatang nalalanta na ang mukha nito sa suntok ng ating pamansang kamakong. Sa round 9, sinabihan ng referee si Jeff Horn na kapag wala itong ibang gagawin ay ititigil na niya ang laban. Patuloy pa rin ang maduming pangyayari hanggang matapos ang laban. Karamihan ng nanood, pati na rin ang mga eksperto sa boxing kagaya ni na Stephen A. Smith at mga NBA stars ay nainis sa nakita nila bagamat inaasahan nilang si Manny Pacquiao ang mananalo. Laking gulat ng lahat nang banggitin ang pangalang Jeff Horn bilang boxer na nagwagi sa laban. Sa sobrang inis ni Teddy Atlas, isa sa mga boxing analyst na hater ni Manny Pacquiao, ay kinumpronta niya si Jeff Horn at sinabihang, "Hindi ka naman nanalo." Sa huling parte ng laban, bilang isang mapagkumbabang mandirigma, pinasalamatan pa rin ni Manny Pacquiao ang lahat ng mga dumalo sa event nila. Base sa mga pangyayari, nalaman natin ang mga iilang bagay. Una, kaya sa Australia ginanap ang laban ay para masiguro ni Bob Arum ang pagkatalo ni Manny Pacquiao. Dahil mas madali niyang makontrol ang judges, referee at higit sa lahat ang mga tao. Isipin nyo na lang kung sa Las Vegas o sa Pilipinas ginanap ang laban na iyon. Baka rambo lang aabutin pagkatapos ng resulta o baka hindi na makauwi sa bahay itong si Bob Arum at ang kanyang mga judges at referee. Pangalawa, alam ni Bob Arum na kahit mandaya si Jeff Horn ay hindi pa rin ito matatalo si Manny Pacquiao kaya siniguro niya ang pagpili ng mga puppet judges niya upang siguraduhin ang desisyon para kay Jeff Horn. Para maging malapit ng kaunti ang laban, kumuha siya ng referee na tutulong kay Jeff Horn upang mandaya sa loob ng ring. Base sa lahat ng ito, bakit kaya gusto ni Bob Arum na matalo si Manny Pacquiao? May galit ba siya sa ating pumansang kamaong? Ito ang mga klarong sagot dyan mga boss. Ito ang tinatawag sa Ingles na business decision. Ginawa ito ni Bob Arum para mapanatili ang pangingibabaw ng Top Rank sa mundo ng boxing. 38 years old na sa panahong iyan si Manny Pacquiao at kung titignan mo sa history ng boxing, wala namang boxer na magaling pa rin sa edad na iyan. Merong mga lumaban kagaya ni na Roy Jones at Bernard Hopkins pero alam naman natin na pera-pera na lang ang habol nila sa panahong iyon.
Hindi na nila kayang makipagsabayan sa mga top fighters. Ginawa na lang silang stepping stone ng mga ito. Inaakala ni Bob Arum na patapos na ang karera ni Manny Pacquiao at para maipasa ang kasikatan nito, dapat matalo ito ng kanyang bagong prize fighter. Sino ba ang prize fighter na ito? Si Jeff Horn ba? Ang bobo naman ni Bob Arum kung si Jeff Horn ang gagawin niyang prize fighter. Paniguradong lalamunin lang ito ni Keith Thurman, Sean Porter at Danny Garcia. Ang prize fighter na ito ay hindi lang iisa kung hindi dalawa. Ang una ay si Terence Crawford, ang pinakamainit na boxer ngayon sa top rank. Kung matatandaan nyo, naglaban si Crawford at si Horn, kung saan pinaglaruan lang ni Crawford si Horn at pagkatapos nga ay nasungkit niya ang belt na dating pag-aari ni Manny Pacquiao. Hindi tanga si Bob Arum para ilaban agad si Terence Crawford kay Manny Pacquiao at baka masira pa ng diretso ang karera nito. Kaya ginamit na si Jeff Horn bilang taktika upang masabi sa mga tao na ang tumalo kay Manny Pacquiao ay tinalo ni Terence Crawford. Pero alam naman natin na hindi yan ang nangyari. Dahil naging kilala tuloy si Jeff Horn bilang isa sa mga boxers na nanalo sa pamamagitan ng malawakang pandaraya. Sa ngayon, hindi pa kumikita itong si Ginoong Crawford sa pay-per-view. Isa din sa mga plano ni Arum ay ilaban si Manny Pacquiao kay Vasily Lomachenko at kay Terence Crawford na din kung mahahalata na niya na wala na itong lakas. Ang malaking pagkakamali ni Bob Arum ay hindi niya naintindihan na hindi galing sa planet Earth itong si Manny Pacquiao. Malaki siguro ang panghihinayang ng matandang si Arum nang makita niya na binubugbog ni Manny Pacquiao si Lucas Matisse, Adrian Broner at lalong-lalo na Keith Thurman. Wala nang cash cow ngayon si Arum. Lahat ng boksingero niya, kasali na si Terence Crawford at Vasily Lomachenko, ay hindi pa kumikita sa pay-per-view. Nakarma tuloy ang matanda. This weekend, did you happen to catch his fight? Yes, I thought he looked very, very good, but he's 40 years old, and when you get up in that age, you can't boxing syndrome where he can't talk. Yeah, so obviously he's gonna do whatever he wants. Yeah, right. All right, enough. All right. Kayo mga boss, ano ang masasabi niyo matapos malampasan ni Manny Pacquiao ang pain ng buhayang si Bob Arum? Comment down below at i-like at mag-subscribe na rin sa aming channel. Maraming salamat. Hanggang sa muli.